Alam nyo ba ano ang mga top killer diseases sa Pilipinas? Ito babantayan natin. Yan po, top 12 killer diseases sa Pilipinas. Tuturo ko sa inyo. Ito talaga yung pinaka-deadly. Yan, based on statistics, katulad nito, 6 na buwan pa lang, 60 to 80,000 na ang namamatay sa heart disease. Ganun karami. Sa cancer, mga 30,000 na namamatay. So, tignan natin top 12 para maingatan natin ang sarili natin, matulungan natin kababayan natin. Ano ang number one winner? Heart disease talaga. Sakit sa puso, pinaka-deadly, pinaka-mabilis na nakamamatay. Diba? Ano mga risk factor? Siyempre, sigarilyo, kaya nakakasakit sa puso. Diba? Hindi nagagamot yung high blood, may lahi ng sakit sa puso, kumakain ng puro fast foods, di ba? Obesity, overweight, mga lalaki ng kakaedad. Okay? Sintomas ng sakit sa puso, basically chest pain siya. ECG, pwede makita konti, 2D echo, yan ang mga test natin. So, ingat sa pagkain, huwag magpapataba. Meron tayong mga gamot sa sakit sa puso, marami tayong videos dyan. Pero ang point ko lang is dapat ingatan natin yung puso natin. Number 2 killer, stroke. Okay? Kung yung isa nagbara yung ugat sa puso, ito nagbara yung ugat sa utak. Ano naman risk factor ng stroke? High blood, kaya nai-stroke, di ba? Very stressful ang trabaho. Malakas uminom ng alak. Okay? Family history, pwede rin po yan. Pag stroke, alam nyo naman siguro stroke, bigla yan. Biglang nabulol, nanghina ang kamay, nawalan ng balanse, nangiwi yung muka. Diba? Nakakatakot ang stroke. Pag na-stroke, minsan matagal ng recovery. So, may mga gamot para dyan. Pero pinakamaganda talaga prevention. Gamutin yung high blood, diba? Kung ano man risk factors. Kung meron kang heart abnormality, abnormal heart rhythm, naglolo kontibok sa puso, risk factor yun sa stroke. Kasi nagbubuo yung dugo sa puso, pwede tumapon sa utak, yun ang magbabara. Embolic stroke po yun. Yan ang laging inaaral namin bilang cardiologist at internist. Number 3, cause of death sa Pilipinas, cancer. Sa Amerika, number 1 na to sa atin, number 3 pa lang. So, number 3, kaya number 3 kasi sobra dami ang heart disease at stroke natin. Pero pag na-control natin heart disease and stroke, libreng gamot sa kababayan natin, mas bababa na dapat yun. Ito na dapat. Ito kasi mahirap makontrol kasi ang risk factor niya, age eh. Pag nagkakaedad, talagang tumataas ang risk for cancer. Merong nagkaka-cancer na bata pa, lung cancer sa sigarilyo, o paulit-ulit, sigarilyo risk factor. Alak sa liver cancer, overweight, namamana, radiation, unhealthy foods, di ba? Masyadong matataba, masyadong oily, maraming preservatives, pwede magka-colon cancer. Sintomas ng cancer, basically, meron tayong video dyan, namamaya, tapos may mga pagdurugo, pwede sa ilong, pwede sa bibig, pwede sa plema, pwede sa pagdumi, maitim, dugo din yon, pwede sa puwerta ng babae, di ba? Pag may dugo, or may amoy na discharge, pwedeng cervical cancer. Cancer treatment, mas maganda talaga prevention. Diba, prevention, talagang gulay. Siguro 2 to 3 cups of gulay, napakaganda. Prutas din, mga apple, carrot shake, diba? Napakaganda. Kasi pag may cancer na, dito na tayo sa chemo, tsaka surgery. Diba? Number 4 killer, diabetes. Oh, mataas na ranggo niya. Dati alam ko mababa lang to. Ang dami nang may diabetes ngayon, overweight, mataba, may high blood, yan mga risk factors, mataas ang blood sugar, basically sa pagkain eh. Maraming processed foods, overweight, kaya marami nagkaka-diabetes. Puro matatamis, di ba? Nakita nyo naman, kahit saan maraming matatamis. Sintomas, matagal maghilom ang sugat, madali magka-infection, lumalabo mata, namamayat. Pero yung unang symptom is ano, yung dry mouth, marami may dry mouth. Maraming may diabetes, walang sintomas. Kaya kailangan regularly papacheck nyo yung fasting blood sugar. Or pinakamaganda, pwede rin urinalysis. Urinalysis, marami kayong makikita. Pag may sugar sa ihi, diabetes, di ba? May protina sa ihi, kidney problem. May white
natin ma-overweight tayo. May mga gamot sa diabetes, pa-check tayo sa endocrinologist. High blood, number 5 killer, 'di ba? Ang daming may high blood. 25% ng Pilipino may high blood. So that's around ilan na 'yon? 20 million, 25 million. Na high blood ang may edad, mas mataba, mas ma high blood, smoker, ma high blood, salt, maalat kumain. 'Di ba? Alam niyo naman, stressful lang work. 'Di ba? Maraming ginagawang ano, very stressful, very toxic. So ano sintomas ng high blood? So check niyo yung blood pressure, pag mataas sa 140 over 90, high blood na po 'yon. Basically, kung may sintomas man, masakit ang batok. Parang mabigat siya, banda rito sa likod. Okay? Pero may iba walang sintomas, may vision problem, difficulty breathing, may iba may chest pain. Number 6, pulmonya. Number 6 killer, 'di ba? Pag nagkakaedad, pwede magka-pulmonya kung mahina ang baga. Smoking, air pollution, risk factor for pneumonia. Merong mga pneumonia vaccine, alagaan natin yung baga natin. Basically, ito kasi yung ending eh. Ito yung ending na sakit. Baka may ibang sakit muna, na stroke, na heart attack, tapos pag malala na, nagkakaroon na ng bacterial pneumonia, hindi na nakakain ng katawan, natatalo tayo. Number 7, vascular diseases. Yung sa mga artery, sa veins, nagkakaproblema. Sa diabetes, kasama rin ito, diabetic foot. Sabi to ng classmate ko, si Dr. Rick Quintos, vascular surgeon, ito daw number one problem na nakikita niya sa clinic niya. Ang daming kababayan natin, hindi inaalagaan ng paa. May diabetes, lakad ng lakad, nakapaa, nasusugat yung paa, hindi pinapansin hanggang lumalaki yung sugat, nagnanana, pag nana, umakyat sa paa, napuputulan ng paa. Maraming paa dapat hindi napuputol. Kaya lang, pag diabetes kasi manhid na eh, hindi na nakakaramdam, di ba? Maraming bitak-bitak yung paa, may sugat, yan o. Kailangan surgical debridement, yan o. Stop smoking, lose weight, check yung paa lagi, huwag magpapaa. Tingnan yung mga sapatos, babalik ta rin. Baka may mga bubog sa loob, buhangin. Ayan po, ingat tayo ha. Laging ingatan ng paa. Maliit pa lang ang sugat, ingatan na natin. Tsaka marami ako nakikita ngayon sa mga, yung mga hardware, mga Ace Hardware, True Value. Bumibili nga ako eh. Meron nilalagay na parang protection sa mga daliri para hindi magsugat. Diba? Meron mga iba-ibang parang cushion na nilalagay para protection sa paa. Number 8 killer, kidney disease, sakit sa kidneys. Yan, pataas ang pataas. Ang dami nagda-dialysis sa atin. Ang alat natin kasi kumain, kulang sa pag-inom ng tubig. Ano ang top causes of kidney disease, kidney failure? Diabetes, number 1. Number 2, high blood. Pag kidney disease, unang-una nagkakaproteina sa ihi, lumalabo yung ihi, tapos mabula. Pag medyo malala na yung kidney disease, nag-iiba na yung kulay, nasusuka, nagmamanas, namamaga yung muka, papacheck ang creatinine, papacheck ang urinalysis, makikita kung may kidney problem. Mas maganda talaga gamutin yung high blood at diabetes, hindi umabot dito. Tsaka sa alat, junk food. Pag sobrang alat, isa pa, sobrang protina, high protein diet, ayaw din ng kidneys, kaya ingat tayo. Pain reliever, ingat sa mga pain reliever. Lagi ko sinasabi, di ba? Pag nasobrang kayo ng mefenamic acid, ibuprofen, ginawa mo parang vitamins, baka masira kidney. Inom maraming tubig, avoid smoking. Number 9, COVID. Okay, dati mataas siya nung pandemic, pero ngayon bumaba na. So hopefully, pag marami na natamaan ng COVID, marami na rin nagpa-vaccine, hopefully mas bababa pa siya. Huwag lang may darating na bagong variant na matindi o baka mamaya may ibang klaseng sakit na naman. Pero sa COVID, medyo bumababa na siya. Number 10, TB, tuberculosis. Mataas din pala siya. Number 10 killer to, yung mahina ang katawan. Okay, mahina immune system, may diabetes. Oras na humina katawan mo, very stress, kulang sa tulog, pwedeng bumalik ang TB, pwedeng tamaan ng TB. Pati mga bata, may primary complex. Yan ang sinecheck natin. Ang TB, namamayat usually, may ubo, may plema,
Tapos minsan may dugo sa pag-ubo. Pag in-x-ray, nakikita yung mga TB doon. Okay? May gamutan sa TB po, 6 months ang gamutan. Usually 6 months, pwede 9 months. Ang problema sa kababayan natin ganito. Sa libo-libong may TB sa Pilipinas, 33% lang ang umiinom ng gamot at tamang gamot. 33. So, sa 10, 3 lang ang matino na umiinom ng gamot, nagpapa-check up sa TB. Yung another 33% doon, hindi nagpapa-check up. Ayaw, natatakot. Kaya tuloy-tuloy ang hawa sa ibang tao. Yung isang 33%, umiinom ng gamot pero mali. 2 linggo lang ininom, tinigil na. Ayaw na. So, magkaka-resistant. So, yan ang problema. Kaya padami ng padami ang may TB sa Pilipinas. Top 3 ata tayo. Top 3 in the world na dumadami ang tuberculosis. Malaking problema. Number 11, road accidents. Dati mataas to eh. Pero nung medyo nung ng pandemic, medyo bumaba siya. Oo. Kasi nga, pero ngayon, pag traffic na ulit, tataas na naman tong road accident. Dati, number 5 killer to. Okay, bakit nagkaka-road accidents? Nakikipagkwentuhan, gumagamit ng cellphone, may tinitingnan sa labas, baka may advertisement tinitingnan, may sinisilip sa tabi, singing and dancing while driving, meron palang ganun ha, drunk grooming, may inaayos sa buhok, reaching for an object, kaya na accident. Distracted driving, bad weather, poor road conditions, ano, under the influence of alcohol, lasing, o nakadroga, ayan o, speeding. Follow safety rules, kailangan naka-seatbelt, maingat, defensive driving lang tayo, tapos helmets, lalo na sa nagmomoto. Number 12, last lang to sa lista. Actually, marami yan eh. Ito yung top 12, liver diseases, sakit sa atay. Dumadami to. Alam nyo ba dumadami? Dahil nga sa kinakain natin, maraming processed foods, maraming matataba, puro yan na lang kinakain natin, maraming may fatty liver. Fatty liver ngayon ang pangunahing dahilan ng liver cirrhosis. Liver cirrhosis, sira na yung atay. Pag nasira yung atay, hindi ka na malilive, hindi na mabubuhay, kaya nga liver siya. Maninilaw, lalaki ang tiyan, mamamayat, manghihina, masusuka, hindi rin maganda. May mga dudugo, hindi rin maganda ang pagklat ng blood. So healthy liver, magiging fatty liver, papunta sa liver fibrosis, cirrhosis of the liver. Ito yung end stage. So, ang risk factor, pwedeng hepatitis B, pwede rin sa pagtatalik kung kani-kanino, pwede rin masira liver, pwede na overdose sa paracetamol, sobrang alak ang pinaka-problema, alcohol. Diba? Kasi sabi ko, bawas sa alak. Yan o. Okay. So, yan po. May bakuna sa hepatitis B na makakatulong. Eat healthy pa rin, lifestyle changes, light exercise, at ingat sa ating kinakain. Sana po mag-ingat tayo dito sa top 12 diseases. Gusto natin tulungan kababayan natin. Itong top 12 ang dapat natin tutukan mula doon sa pinakamarami na mamatay. Pag yun ang tatargetin natin, mas marami tayong maliligtas na buhay. Salamat po.